Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi nito sukat akalain ni Giselle nang malaman nito ni Giselle na hindi pala umano totoong namatay ang kanyang anak sa kadahilanan na agad naman nitong gumawa ng aksyon itong si Giselle upang mahanap nito ni Giselle ang kanyang anak na ipinaampun nito sa bahay ampunan. At dito, ikinabulagda naman nito ni Giselle ang kanyang malalaman na ang kanyang anak ay inampun umano ito ng isang babae sa rin umano itong Pilipina. At dito, nang alamin nito ni Giselle, ay ikinagulat naman nito ni Giselle ang kanyang malalaman na ang umampun pala umano ng kanyang anak ay walang iba kundi ang kanyang sister-in-law na itong si Moira. Sa dahilan nagulat-nagulat naman din itong si Giselle sa kanyang nalalaman dahil ang pagkakaalam nito ni Giselle na itong si Sui ay kanyang pamangkin at anak umano ito ng kanyang kapatid na itong si Ubing. Ngunit niluluko lamang pala umano nito ni Moira ang kanyang kapatid na itong si Ubing dahil pinapaangkin lamang umano nito ni Moira ang kanyang kapatid na hindi naman umano nito totoong anak ni Ubing. At dito, dali naman itong gumawa ng aksyon itong si Giselle at agad naman itong nagpasikrito itong si Giselle na magpakuha ng DNA sample sa kanyang anak na itong si Sui. At dito nang ipasuri nito ni Giselle ay confirm na mag-ina nga itong dalawa. Sa kadahilanan na hindi nito mapigilan ni Giselle ang kanyang sarili pagkatapos nitong malaman ni Giselle na buhay pala umano ang kanyang anak at gustong-gusto nitong puntahan ni Giselle ang kanyang anak na itong si Sui upang ipaalam umano nito sa kanya na siya umano ang kanyang totoong ina. Ngunit nag-alala din itong si Giselle baka hindi rin umano nito tatanggapin ni Sui. Sa dahilanan na habang hawak-hawak nito ni Giselle ang resulta ng kanilang DNA test ay hindi nito mapigilan ni Giselle ang kanyang sarili at napahagulhol itong si Giselle dahil ang buong akala umano nito ay wala na umano ang kanyang anak at hinding-hindi na umano nito makikita pa. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.